See, now it's... So, hello mga Kido Pips, no? So, pag-usapan natin ngayon ng TRK pag dinarive mo sa Metro Manila or sa traffic, no? So, yun nga, adventure bike siya. And yung mga singit-singit medyo mahirap, alam niyo naman na yun. Siyempre, ayun o, yung dalawang ano niya, yung dalawang tawag niya to, crash guard, medyo malapad, I mean, nakausli talaga. So meaning nun, pag sisingit ka, medyo may ilang ka kasi lumusot yung harap mo, bilang may isip mo, may ganyan pala, may yung guard niya. So may hirapang lumusot. And yun lang naman, then yung bars, handlebars, ganyan, manibela, mataas. Unlike dun sa ZX10R natin kung napanood nyo. So baba siya. Ito mataas, tama sa side mirror, iiwas ka talaga. Ayun, taas oh, diba? Kaya, yun, basta pag adventure bike, yung matik mataas na eh. So ano pang ano mo, diba? Asahan mo, yun na siya. And pag sinabi mo naman yung init ng motor, mainit pero tolerable siya. Hindi siya agaya ng ano, mga naked bike talaga na grabe yung init, talagang iritang irita ka, mataranto yung tuyo ka. Mas medyo mas ma-enjoy mo siya sa city drive. Kasi nga yun nga, sabi ko kanina, 'di ba? Yung body position mo okay siya. Kesa sa ano, kesa sa sports. Kasi ito, naka-upright ka. Unlike sa sports, sub-sub ka naman. Lagi naman sub-suban dun. Pogi lang talaga pag sports, alam niya naman na yun. Sports lang sa alam, sir. Baka tayo sa loob. And yung iba naman, okay naman siya. Gas, matipid TRK. Kasi 500cc, 'di ba? Tapos twin cylinder. So ano tayo. So yun nga. Basta may enjoy nyo pag adventure bike, solid. Yan, magbalik tayo. Si TRK, pagdala mo siya sa Metro Manila or sa traffic, pag-usama natin pag sa height. So pag I'm 6 flat, so sa akin pag mamaniobra, pagliliko, okay siya sa akin. Yung weight ng bike, okay siya. Ang hindi ko lang sure kung paano kung sa mas mababang height ko, diba, sa mas maliit. So I have no idea if heavy yung pag-maneuver niya, pag ano, mas maliit ang nakasakay, no? Pero yun niya, si TRK, yung gulat ka, pag sakay mo siya, matik adventure bike, mabigat kasi, grabe mga laman, no? Hindi lang sa makina. Mukha siyang mabigat, pero, pag nasakyan mo, pinaandar mo, pag sabi sa'yo, para ka naka X-Max, yun, gano'n. Talagang, Smooth. Tsaka sabi niya talaga na pang long ride daw talaga. Di
barangay lang naman, kung nasanay ka kasi sa higher CC, masasabi ka, mas mapapagalang ka sa kanya talaga. As in talaga. Kasi syempre, sanay ka sa mas digil na makina, high torque, power. Itirik kayo, ano lang siya eh. Talagang pang cruise. Kung ano ba man tawag nyo. Ngayon na ganun lang siya. Wala nang iba. Pero sobrang sarap talaga gamitin ako nagsasabi sa inyo. Ang isa ko lang din problema sa kanya is yung sa tires niya. So hindi siya tubeless, no guys? So bakit? Bakit problema ko to? Kasi karamihan nung sa ibang nagre-report, nag-share ng experience nila, talagang syempre puta, pag tumusok yung kung anong bagay yan, sabog ang interior mo. So ang mahal ng interior nito, kasi hindi naman siya parang ano lang eh, scooter lang o underbone etc, di ba? Talagang mapapagastos ka. Bakit masasabi mo ba na sa isang buong araw hindi ka matutusukan ng isang beses, dalawa, di ba? So pag-usapan natin pagdating sa stoplight. So ito yung ano niya, temperature. Tatlo ang pinakabuo. Pero hindi siya never pa ako na-overheatan dito sa motor na to eh. Kahit sumagad na yan, no? Sumagad na. Never ka na-experience sa overheat talaga. Kaya kung ganun talaga yung design niya, hindi talaga siya na-overheat. Which is good naman, di ba? Kaya sa ibang bike. Napaka-comfy niya. Yung upuan ko pala, pinatabasan ko. Kasi para mas gusto kong ano eh. Medyo mataas kasi upuan niya. So pinatabasan ko para nakahulma talaga sa puwet. So comfy siya, no? Konti lang accessories na din dinagdag. So pag tinignan niya ako sa salamin, eh tsura ko, no? Ayan, diba? Sakto-sakto na sa akin yung motor. Hindi siya mukhang mali, hindi siya mukhang malaki. All goods, no? Kung dito tayo sa Nuan, talagang yung motor wala eh, oh. Hindi ka naman ramdam yung init eh. Yung weather na talaga eh. Iba na eh. Grabe na. Talagang ano kay, tuwit na tuwit ka pag uwi. So yung mga sinasabi ko naman is yung experience ko lang sa motor na to, syempre. Baka naman husgaan nyo na hindi, ganyan. Pagkakaiba tayo ng ano, tingin sa motor tsaka na experience, diba? Try nyo rin, tingnan natin kung ano magiging experience nyo. Wala akin, sinishare ko lang yung experience ko dito. Oo, hanggang ngayon naman, proud ako na gamitin siya. As in, hindi rin siya nagpapaiwan talaga sa yung ano, yung ngunarin marilaki. Hindi naman, sumasabay din siya sa GS or nasa driver na rin, no? Pero yung katawan, tapos kasama yung mga ano, may iwan siya ng ano eh, kaya siya tapatan or tagpasan pa ng N4. O syempre mas magaan naman, di ba? Mat po pinag-humbing natin sila, ano. So yun nga, yun lang yung mga experience sa bike na to. So hanggang dito na lang yung vlog natin. So please like, share, and subscribe. Tingnan natin, malay mo Ducati mo nireview, kala mo talaga may pambili, no? So yun nga, please like, share, subscribe for more videos si Moto Kido. Para maganda yung audio natin, para sulit naman yung panonood nyo kahit paano, no? So ingat lagi, laging sumunod sa safety protocols. Alright, let's get it on.